Napakarami po kasi nagpapa-inquire sa akin ang motor na to. Isa sa pinaka-sealable na motor ni Yamaha, Aerox 155 mga idol. So sa decals pa lang, sa design, talagang napaka-astig na. Dumako naman po tayo sa price sa ka-installment update nila dito. Sa 2 years, 4,690. Sa 3 years naman po ay 3,620. So what's up mga idol, nandito po tayo ngayon sa Yamaha Trace Shop, Premium Corporation. Dito lang po yan sa Santiago Boulevard, General Santos City. Beside SM Jensen lang po mga idol. So, meron po tayo ditong Yamaha Aerox 155, napakaganda. Napakarami po kasi nagpapa-inquire sa akin ang motor na to. Alamin natin yung spotcast nito, installment update. Isa sa pinaka-sealable na motor ni Yamaha, Aerox 155 mga idol. So sa decals pa lang, sa design, talagang napaka-astig na. Ayan po, ito po yung kulay niya. Cyan po sa tapos orange. And then yung mags naman nito, kulay cyan na rin mga idol. So kitang-kita, pansin na pansin mo talaga sa kalsada. Yamaha Aerox 155 mga idol. Dating naman sa looks na ito, talagang napaka-brusko na niya. Ayan po yung design niya, talagang napaka-elegant. So dito naman sa harapan niya, nandito po yung daytime running lights. LED na po yan lahat, mapa-headlight po mga idol, napakaangas po ng datingan niya. Pagdating naman po dito sa signal light niya, naka-halogen bulb pa rin. So ito naman po yung front telescopic niya. Ayan po mga idol, medyo may kaliitan pero matibay po ito mga idol, so matagal po yan. Front fender niya, talagang napakaganda ng pagkaka-design, parang Batman yung pagkaka-design niya. So ang kulay po pala nito ay power gray, combination ng cyan, tapos may konting orange na decals. Mako naman po tayo sa braking system nito sa harapan. So, ito po ay standard version, hindi po ito naka-ABS. Maganda pa rin dito, naka-hydraulic disc brake po ito mga idol. Ayan, hydraulic disc brake, naka-single path piston caliper po siya. Napakaganda po talaga ng mags na ito, tapos napakalaki na po ng front tire niya mga idol. So ang size naman po nitong tire niya ay 110x80 and then 14 inches po yung laki ng mags niya. So okay na okay kasi pag malaki yung gulong natin, mas stable po sa kalsada. Dumako naman po tayo dito sa tail light at brake light niya. Mapapansin nyo dito mga idol, wala siyang grab bar dito. Pero napakaangas ng datingan niya dito mga idol. So ito yung tail light at brake light niya. Naka-LED na po yan. Tapos medyo manipis lang po yung tail light at brake light na ito. Pero naka-LED na po ito mga idol. Napakaganda. Signal light na ito mga idol. Halogen bulb pa rin po siya. Napakatulis din ang design niya. Dito yung back fender niya. Napakalapad. Dito yung lagayan natin ng plate. So ito naman po yung muffler niya mga idol. Ayan, napakalaki po. Napaka-safety na po nito para hindi na po tayo mapasok. So ito naman po yung cooling system niya. Maganda sa motor na to kasi naka-liquid cooled na po ito. So ito po yung radiator niya. Linalagyan po ito ng coolant. Pagdating naman po sa suspension na dito sa likod, naka-dual shock po ito mga idol. Hindi naman sa masyadong matagtag itong shock na ito ni Aerox. Pagdating naman po sa braking system nito sa likod, drum brake po siya. Hindi po sa naka-disc brake. So ito naman po yung airbags natin. At dito naman po yung CVT natin. So pagdating naman po sa makina nito, naka 155cc, naka single overhead cam, naka 4 stroke, and then naka liquid cooled. Ang cooling system po nito, liquid cooled na mga idol. So, maganda pa dito, naka BBA na po ito, variable bulb actuation. So mas malakas yung makina, mas matipid din sa gas. Pagdating naman po dito sa handlebar niya, napaka-elegant po ng datingan niya mga idol. Ayan, so dito naman po sa left side, nandito po yung menu. May menu po sa dito para sa ating instrument panel gauge. At ito naman po yung high beam, low beam na button. Ito naman po yung turn signal light. At ito naman po yung horn niya. Sa right side naman po, nandito po yung hazard switch at electric start. So napakaganda kasi may hazard po siya. Yung motor na to, wala na rin pala tong kickstart. Naka Y-connect na rin po ito mga idol. So pwede nyo pong i-connect yung cellphone nyo dito sa dashboard niya.
So ito naman po yung ignition niya. Maganda po dito mga idol, pipindutin nyo na lang po yung para sa bukasan natin ng fuel sa gas. At ito naman po yung sa upuan, isang pindot lang, bubukas na po yan. So sa underseat compartment naman natin, napakalawak. Napakarami nating malalagay dito sa underseat compartment niya. Kahit isang buong full face helmet, kasyang-kasya dito. Dito naman yung lagayan natin ng battery. Pagdating naman po sa upuan na ito, talagang napakalapad. Napaka-comfortable upuan. Meron pa kasing plastic siya kasi bagong-bago po talaga itong motor na to. Dumako naman po tayo sa price at installment update nila dito. Dito pa rin tayo nag-inquire sa Yamaha 3 Shop, Premium Corporation, Santiago Boulevard, Lagao, General Santos City. Ang spot cash po nila dito ay 122,200 pesos. So yan na po yung spot cash nila, 122,200 pesos para dito sa Yamaha Aerox 155. So dumako naman po tayo sa installment update nila dito. Ito po yung SRP niya, 124,000 mga idol. Pero kapag spot cash natin, cash payment 122,200 pesos na lang to para sa cash payment natin mga idol. So sa down payment naman, installment, 10,000 lang po mga idol. 10,000 lang po down payment niya. And then sa 1 year, 11,990. Sa 2 years, 7,025 pesos. Sa 3 years, 5,400 pesos. May rebates pa po yan na 200 pesos mga idol kung maaga po tayo magbayad. Nagpa-compute din pala tayo kung 20,000 yung down payment natin. Ayan, 20,000 down payment. Sa 1 year na lang po nito ay 10,985. Sa 2 years, 6,420. Sa 3 years naman po nito ay 4,955. So ayan po yung 20,000 na down payment. Ito naman po yung isa, 30,000 na down payment. So ito na lang po yung monthly natin sa 1 year, 9,975. Sa 2 years, 5,855. Sa 3 years, 4,510. So rebates pa po yan ng 200 pesos. 50,000 po na down payment naman nito. Ayan, ang 1 year na lang po nito ay 7,960. Sa 2 years, 4,690. Sa 3 years naman po ay 3,620. So rebates pa yan ng 200 pesos. Rebates pa ng 200 pesos yan mga idol. So sa mga previous naman po nito, meron po silang free helmet, jersey, TPL insurance, and 3 years LTO registration para po sa mga bagong kuha natin ng motor. So ayan, bakit nga po Yamaha Aerox yung kukunin nating motor? Unang-una kasi dyan yung aggressive nitong motor na to, elegant, tapos napaka-futuristic ng datingan niya mga idol. Okay na okay po itong motor na to mga idol. Yamaha Aerox, isa sa pinakasilable na motor ni Yamaha. Walang duda yan mga idol. May mga ipapa-inquire pa po kayo sa akin na motor, comment na lang po sa comment section ng ating video. So disclaimer po mga idol, lahat po ng price saka discount na nabanggit ko ay based lang po dito sa Yamaha Premium Corporation. Hindi po tayo empleyado dito, ito po ay for content lang po sa ating channel. So yan po mga idol, sa mga karagdagang informasyon about sa pagkuha ng motor na to, Yamaha Aerox 155, visit na lang po kayo dito sa Yamaha Tresia Premium Corporation po mga idol. Beside SM General Santos City lang po ito mga idol. Ayan, shoutout kay sir. Shoutout paring ron. So yan po mga idol, hanggang dito lang po muna ang ating video ngayon. Ride safe po tayo always and God bless you all. Thank you.